Ano po ba ang pinagkaiba ng Christian faith o pananampalatayang Kristiyano na bukod-tangi siya sa ibang pananampalatayang ng mga mainstream religions? Marami po. Marami pong pinagkaiba. Pero sasabihin ko po yung at least three sa pinaka unique and major na rason kung bakit unique ang Christianity. Una-una po, buhay po ang ating sinusundan. Jesus Christ, opo, siya ay nabuhay na magulit. At siya ay nabuhay na magulit dahil siya ay ipinako at namatay. Opo, totoo pong namatay si Jesus ayon sa Biblia na ayaw namang paniwalaan ng iba kasi may bago daw silang revelation from God. Pero kung titingnan po natin sa Bible ay napaka-overwhelming po yung evidence na si Jesus ay naipako. At kung witnesses lang po ang pag-uusapan ay napakarami po syempre na sa public display po kasi yung pagkapako ni Jesus sa cross noon. So, hindi niyo yun ma-deny. And even non-believers o non-Jewish historians ay napakaraming nagpatotoo at naniniwala na nangyari nga yung pagkapako ni Jesus Christ. Opo, so yun ang unang uniqueness natin, ang buhay si Jesus. Pangalawa, ang salvation po sa Christian faith ay sure. Paano sure? Iyak po yun dahil din sa ginawa ni Jesus o sa nangyari kay Jesus sa cross sa Kalbaryo. Opo, yun ay kabayaran o ransom para tubusin ang mga makasalanan na katulad ko. Opo. Katubusan yon. At yun ay katiyakan na hindi ka na mapaparusahan dahil si Jesus na po ang naipako doon sa cross. Opo. Kabayaran po yun ang kasalanan. Ang tanging gagawin mo lamang ngayon ay aminin na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang at hindi natin kayang isave ang ating mga sarili. So, sigurado po ang kaligtasan sa Christian faith. Pangatlo, si Jesus din po yung nangako na babalik. Opo, he will be the judge of the living and the dead. Kahit yung mga hindi nanampalataya sa kanya. Opo, kaya lang, magiging magkaiba ang kalagayan ng mananampalataya at hindi pagdating ng paghukom dahil ang mga mananampalataya ay pupunta sa langit o may reward sila pero yung hindi ay paparusahan.